Now, may mga rules tayo na pwedeng sundan kapag magpo-prove tayo ng trigonometric identities. Una, i-simplify mo yung mas complicated na side. Pangalawa, i-try mo i-transform yung mga trig functions mo into its sines and cosines transformation. Tapos, kailangan din at mahalagang-mahalaga na kailangan marunong kayo ng mga iba't ibang factoring techniques na natutunan nyo sa algebra. Tapos, kung mas tingin nyo na komplikado pa rin yung trig function, try to think of it or visualize it as an algebraic expression. Tapos, pag na-visualize nyo na siya ng algebraic expression, mas magiging madali na yung pag-intindi ng pag-simplify ng trig functions. At pang lima, syempre, kailangan practice lang kasi yan yung pinaka mahirap intindihin yung proving identities kapag konti lang yung mga problems na nasolve nyo. So, try to practice kasi yun lang yung magiging way nyo para matutunan nyo yung pag-prove ng identities. Now, sisimulan natin yun sa mga simpleng or basic na mga identities tulad ng example number one. So, ang point ng proving identity is kailangan yung itong kaliwang side ng equation nyo should be equal to this side of the equation. So, syempre, mas complicated yung side na to, so ito yung gagalawin natin. So, meron tayong sine theta times cotangent theta equal to cosine theta. To make it look the same, pwede kong i-change yung cotangent theta ng cosine theta all over sine theta. And by doing so, makakancel ko si sine theta, which leaves me with cosine theta, kaya natapos na yung proof. So, dito, sa pag-prove ng identity na to, medyo simple lang siya at madali kasi isa lang yung i-change mo. So, kung magaling kang mag-simplify ng trig function or trig identities, magiging mas madali na yung pag-prove ng identity. So, ngayon, na-prove natin ang cosine theta is equal to cosine theta using the quotient identity. Now, so problem number 2, meron tayong tangent beta plus cotangent beta equal to secant beta times cosecant beta. Now, pareha silang complicated, pero ang pinili ko na lang is itong dalawang ito na i-change para magmukhang secant beta times cosecant beta. Now, tangent beta, we know, is sine beta all over cosine beta kasi using nung Pythagorean, quotient identity, pwede natin siyang i-change into sine and cosine. Tapos, ang cotangent naman is cosine beta all over sine beta. Ngayon na meron akong dalawang fractions, pwede ko siyang i-add. So, in-add ko siya by multiplying my denominator, tapos multiplying yung diagonal. So, meron akong sine beta, sine squared beta, at saka cosine squared beta, na alam natin na using the Pythagorean identity, na ang sine squared beta plus cosine squared beta is equal to 1. So, ngayon, meron tayong 1 over cosine beta times sine beta. Now, kung i-expand natin itong fraction na ito, pwede natin siyang paghiwalayin at magkakaroon tayo ng 1 over cosine beta times 1 over sine beta. At pag-change na lang nito ng identity, meron tayong secant beta times cosecant beta na parehas dito sa side na ito. So, yung mga steps na ginamit natin dito is adding fractions, tapos simplifying it by using the Pythagorean identity, tapos isa pang identity para makabuo tayo nitong identity na magkaparehas.